Hello guys! Welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon about sa control diagram ng Y-delta connection without timer. Gusto kong ipakita sa inyo guys, lalo na sa mga baguhan. Kung gusto nyong mapanood kung paano to ikabit sa ating contactor, panoorin nyo ang video na ito na ang pamagat Hands-on Wiring Y-delta Connection Without Timer Part 1. Yun ang panoorin nyo guys kung gusto nyo makita kung paano ikabit sa contactor. Kung gusto nyo namang makita kung paano ikabit ito sa ating motor, sa power circuit niya, panoorin nyo naman ito sa video ko na ang pamagat Y-delta connection without timer part 2. Mayroon siyang English subtitle. Ipo-post ko na lang ang link nito sa description below ng video na ito. Ngayon guys, umpisahan na natin ang diagram. Ito na yung diagram natin guys sa Y-delta connection without timer sa control circuit. Ito yung circuit breaker natin symbols. Ito yung sa power supply natin sa line side, neutral. Neutral din sa load side. Line 1 din ito sa line side. Line 1 din ito sa load side. Ito yung stop button natin. Ito yung start. Ito yung Y contactor natin. A1, A2 sa coil niya. At ito naman ang main contactor natin, A1 at A2 din sa coil niya. Tapos ito yung delta contactor natin.
guys, babalik to sa normal position na naka-open. Babalik sa ganung position. Mamamatay ngayon ang Y contactor natin. Pagpatay ng Y contactor natin, mag-o-open ito. Ito naman, magpo-close ito guys. Ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Nag-a-activate itong main, mag-a-activate din ang delta ngayon. Pag delta niya guys, i-open naman to ng delta. Kasi ito yung sa interlocking natin. So ngayon, ang kuryente, dadaloy dito guys. Gumana ngayon ang main contactor natin at saka yung delta. Ang purpose kasi ng interlocking natin, pag i-press natin to ulit, pag magko-close ang contact na ito sa start button, ang kuryente hanggang dito lang, hindi gagana ang Y natin dahil gumana na ang delta at saka main contactor natin. Ngayon, pag i-off naman natin to, mag-o-open ito guys. Bali, gaganon ang forma niya. Pag i-off natin yan, ang kuryente hanggang dito lang. So, mamamatay ngayon ang main natin na contactor at saka yung delta contactor. Pagpatay ng dalawang contactor na ito, ito guys, magpo-close ito ulit. Dahil hindi na gumana ang delta natin. Ito naman, mag-o-open to. Ngayon, pag bitawan natin to, ang stop button, babalik to sa close position. Pag bitawan natin ang stop push button, babalik sa close position. So, hindi na gagana ang tatlong contactor na ito. Paglagyan natin to ng kuryente guys, pag start natin tong start button, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang Y contactor, ipo-close to ng Y contactor natin, ang normally open. Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang main contactor natin. Pagdana ng main contactor natin, ipo-close to ng main, i-open naman to ng Y contactor natin. Hindi gagana ang delta. Ang gumana ngayon ang Y at saka main. After 3 seconds, pag bitawan mo itong start button, gagana ngayon ang delta natin. Pagdana ng delta natin, i-open to ng delta. Pag i-press mo ito ulit, hindi nagagana ang Y dahil mag-o-open itong normally close ng delta. Gaya ng sinasabi ko, kung gusto nyo makita na i-connect to sa contactor, panoorin mo ang video na ito. Tapos kung gusto mo namang makita kung paano ikabit to sa motor, panoorin mo rin ang video na ito. Ngayon guys, kung mag-trip ito, mag-o-open ang contact na to. Ngayon, pag i-press natin tong start button, hindi nagagana ang tatlong contactor natin dahil naka-open ang contact na ito. Maliban na lang kung i-reset natin, saka natin pagganahin. Sana guys, nakatulong ito sa mga baguhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, maaari po kayo mag-subscribe, paki-press ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.